Kung dati hayag ang sinabi ni Davao City Mayor Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2022, ngayon hindi na siya tumanggi. Ayon sa presidential daughter, marami pa raw posibleng mangyari bago ang deadline ng filing of candidacy sa Oktubre. Laging una ka sa balita ni Ian Cruz, exclusive. Kulang apat na buwan bago ang deadline ng filing ng candidacy, wala pa raw desisyon si Davao City Mayor Inday Sara Duterte patungkol sa pagtakbo bilang Pangulo. Kailan kaya ilalabas ni Mayor Inday ang kanyang baraha sa eleksyon 2022? Oo, maaga pa naman. Oo, hindi natin alam kung anong mangyayari tomorrow eh. So we still have until October 8 yung deadline ng filing of candidacy. Eksklusibong nakapanayam ng GMA News ang presidential daughter sa isang hotel sa Ortigas Center nang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng yumaong senadora na si Miriam Defensor Santiago. Bukod sa pamilya ng yumaong senadora, ilan din sa mga miyembro ng People's Reform Party na partidong itinatag ni Santiago ang dumalo sa pagtitipon pero hindi raw natalakay ang politika. Dumating din sa pagpupulong si Secretary Harry Roque na miyembro raw ng PRP. Walang politics na napag-usapan sa taas. Walang napag-usapan na lineup ng Senate or Vice President. Magkaibigan niyo sila. Alam mo naman ang mga Duterte, kaibigan ng family din namin ni lalo sa kay Miriam. So she attends the yung sa cemetery activities sa cemetery. Puro mga magkamag-anak lang. Kamag-anak lang nag-aten. So politika wala masyado. It's not the right place. Kamakailan, pinuna ni Vice President Lenny Robredo ang COVID-19 response ng Davao City. Tugon ni Mayor Inday. Ang hindi ko kasi nagustuhan kasi inatake niya kasi yung private sector namin at yung medical community namin doon. Yung private sector namin has been very, very helpful sa city government of Davao. And yung medical community namin doon, napaka-pangit na sabihin, inactive, no? Kasi they've been silently suffering and working hard doon sa Davao City. So hindi pwedeng basta ganun na lang. Sinisika pa naming kunin ang panig ng Vice Presidente. Pero sabi ng kanyang tagapagsalita na si Barry Gutierrez, nakatuon ang Vice President sa pagtulong. Ang pangalawang pangulo raw ang pilit hinahatak sa usapin ng pamumulitika. Handa rin daw tumulong si Robredo maging sa Davao, basta hindi ito politikahin. Ang pagnanais ng nagretirong prosecutor ng International Criminal Court o ICC na buksan ang imbestigasyon ukol sa war on drugs ng Duterte administration. Well, we'll wait, no? Kung ano yung actions ng national government. And kung may kailangan sila sa city government of Davao, we will ask permission from the national. Yan ang unang balita. Ian Cruz, Buong Puso, para sa Pilipino.